Tuloy na po ang lahat. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumairiyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na loba ako ng kasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahalag Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ginugunita natin ngayon sina Papa San Cornelio at Obispo San Cipriano, mga martir. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibinigay mo sa iyong sambayanan sina San Cornelio at San Cipriano bilang mahuhusay na tagapangasiwa. Bilang katugunan sa kanilang pagdalangin, kami ay gawin mong matibay sa pananampalataya at katatagan at masigasig na gumawa para sa pagkakaisa ng sambayanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, narito ang isang katotohanang dapat tanggapin, paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa lahat. Ngunit kinahabagan ako ng Diyos upang sa nangyari sa akin ay ipakita ni Kristo Jesus kung gaano siya katega at maging halimbawa ito sa mga nananalig sa Kanya at pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Purihin at dakilain magpakailanman ang iisang Diyos. Haring walang hanggan, walang kamatayan, at di nakikita. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngalan ng Diyos ay idangal
ngayon at magpakailanman. Ngahala ng Diyos ay dangal, ngayon at magpakailanman. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng Poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan, magmula ngayon at magpakailanman. Ngahala ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ng Poon pupurihing tunay. Siya'y nagahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkakadakila. Ngala ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Walang makatulad ang Panginoong Diyos na sa kalangitay doon nakaluklok. Buhat sa itaas, siya'y tumutunghay. Ang lupa at langit, kanyang minamasdan. Mula sa alabok, ang mga mahirap sa pagkalugulami ay itinataas. Ngala ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Magsitay na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kaniyang bunga, sapagkat hindi makapipitas ng igos sa puno ng aroma, at di rin makapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ang kaniyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ang kaniyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Ipakikilala ko sa inyo kung kanino natutulad ang bawat lumalapit sa akin, nakikinig ng aking salita at nagsasagawa ng mga ito. Katulad siya ng isang taong humukay ng malalim at sa pundasyong bato nagtayo ng bahay. Bumaha at ang tubig ay bumugso sa bahay na iyon, ngunit hindi natinag sapagkat matatag ang pagkakatayo. Ngunit ang nakikinig ng aking salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang pundasyon. Bumaha, nadaanan ng tubig ang bahay na iyon at pagdakay bumagsak, lubusang nawasak ang bahay na iyon.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Kung ating pag-iisipan, kung talagang tayo ay papasok sa salita ni Jesus, napakaganda ng Ebanghelyo. Kung palalampasin lang natin sa tenga, papunta sa kabila, hindi talaga natin maunawaan. Pero ang kaniyang salita sa araw na ito ay isang pundasyon na dapat natin palaging binabalikan. Ito yung pakikinig, pagsasapuso, at pagsasagawa. Hindi lamang tayo nagsimba para lamang makinig. Kailangan ang ating napakinggan ay ating isasagawa. Yun bang pagsasagawa ng mabuti dahil ang lahat ay nanggagaling sa puso ng tao. Dahil ang puso ng tao ang siyang pundasyon ng moralidad at pundasyon ng mabuting gawa. Ibig sabihin po bagay, hindi mo pwedeng palitan kung anong klaseng puso ka meron ngayon. Sapagkat ang pusong meron tayo ay mayroon ng pinanggalingan. Ito na ay naging pundasyon ng pagkatao mo. Kaya hindi ka pwedeng maging plastic. Lalabas at lalabas ang pagkaikaw dahil mayroon kang pusong nakakaramdam at ang lahat ng ginagawa mo ay nanggagaling sa pusong ito. Kaya hindi pwede makikilala natin ang tao dahil ang kaniyang sinasabi at ginagawa ay nanggagaling kung ano ang kaniyang nararamdaman. Kaya nga minsan nagugulat tayo eh. May mga tao biglang magiging concern sa'yo. Di po ba? Oh, magugulat ka. Bakit parang naging mabait siya? Kasi buong buhay niya hindi siya mabait. Hindi totoo yun ang gagaling sa kaniyang puso. Kaya tayo ay bibigyan ng pagkakataon ng Diyos na i-examine kung anong klaseng puno tayo at ano ang binubunga nito sa atin. Palagi nating tingnan na ang magpakabuti ang siyang sandigan ng pusong nagmamahal. Hindi pwedeng sabihin mong nagmamahal ka, pero ang puso mo mapanakit sa iba. Hindi pwedeng sabihin mong nagmamahal ka, pero hindi mo kayang mag-provide para sa iyong pamilya. Hindi mo pwede sabihin nagmamahal ka sa Diyos, pero sa totoong buhay, masama naman ang ginagawa mo. Scammer ka. Nagpapaasa ka ng iba. Nangangako ka na hindi mo naman tinutupad. Nanloloko ka ng tao. Mabait ka sa harapan ng Diyos. Pero sa harapan ng iba, iba ang iyong ipinapakita. Magkalayo. Hindi siya nagiging pundasyon ng tunay na pagkatao mo o pagkatao natin dahil hindi magkatugma ang puso mo sa ginagawa mo. Let us reflect sa ganitong sitwasyon kung ano ba ang bungang meron ako ngayon na nakikita
ng iba. Kung estudyante ka, ang pusong ibinigay sa iyo ngayon, mag-aral ka. Dahil nagsasakripisyo ang mga taong sumusuporta sa iyo. Kung nanay ka, pusong nanay. Mapagmahal, mapag-aruga, umuunawa, yumayakap sa kamalian ng iba. Kung tatay ka, pusong tatay. Di po ba? Maging pusong tatay. Paano ba maging pusong tatay? Provide for the family. Huwag unahin ang barkada. Baka sa barkada may pang-inom. Pero sa pamilya, ni pambili ng ulam, wala. Lahat tayo sa mundong ito ay binibigyan ng pag-asa ng Diyos na isabuhay kung anong pusong meron tayo ngayon. Katulad ng ating Poong Jesus Nazareno. Pusong mapagmahal, pusong mapag-unawa, pusong tumatanggap, at pusong yumayakap. Dahil ang ating buhay ay nakasalalay kung anong bunga ng puso meron ka ngayon. Mag-reflect po tayo. Tingnan natin kung ano bang ibinubunga ng pusong ito. Hindi maitatanggi ng pagkakataon at sitwasyon kung anong klaseng bunga meron ka sa karanasan natin sa buhay. Hindi habang panahon pwede tayong magkunwari sapagkat alam ng Diyos kung anong nasa loob ng pusong daladala na natin. Pagpalain tayo ng Poong may kapal. Magsitay na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, katig sa pananalig ng Ebanghelyo na naguutos sa ating magtayo ng bahay espiritual sa bato, manalangin tayo sa Ama. O Diyos, aming lakas, pakinggan mo kami. O Diyos, aming lakas, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway palagi ang makita bilang isang matatag at ligtas na tahanang itinindig sa matibay na pundasyong bato, manalangin tayo. O Diyos, aming lakas, pakinggan mo kami. Ang mga pinuno ng bansa naway maglingkod sa kanilang mamamayan ng may katapatan at katotohanan sa nakalilimot na mundong ito, manalangin tayo. O Diyos, aming lakas, pakinggan mo kami. Ang paghuhubog sa mga kabataan naway maitatag ayon sa mga bagay na pinahahalagahan ng kaharian, manalangin tayo. O Diyos, aming lakas, pakinggan mo kami. Ang mga taong nagdurusa sa isip at pangangatawang paghihirap naway manatiling matatag at mapayapa sa bato ng pananampalataya, manalangin tayo. O Diyos, aming lakas, pakinggan mo kami. Ang ating mga mahal na yumaong kamag-anak at kaibigan naway makatagpo ng kapayapaan at kaligayahan, manalangin tayo. O Diyos, aming lakas, pakinggan mo kami. Ama naming nasa langit, bigyan mo kami ng biyayang maunawaan kung paano nakaugnay ang aming buhay sa kabutihan, kabaitan at katapangan ng aming kapwa upang maging bukas kami sa kanilang pangangailangan at maging matapat sa aming mga tungkulin.
Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ngayong ginugunita ang tiniis ng iyong mga martir, ang banal na paghahaing nagdulot ng kagitingan upang matiis ni San Cornelio at San Cipriano ang mga pahirap ng kalaban ay magbigay dinawa sa amin ng katatagan sa mga kahirapan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na sina San Cornelio at San Cipriano ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kitaasan. Pinagpala ng paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay,
si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, masalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo ang lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkala mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus ang pundasyon ng kabutihan at katatagan. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad si bibig bago malisara pa ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitay na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin ang napagsaluhan ang haing nagbibigay buhay, hinihiling naming kaming pinaghaharian ng iyong espiritu ng kagitingan ay maging mga saksi sa katotohanan ng mabuting balita ayon sa halimbawang ipinakita ni na San Cornelio at San Cipriano sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, para mo ang aming buhay at kaligtasan. Kristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo again.